again, this is Jenny Salive. And for today's vlog, gagawa po ulit tayo ng panibagong tips on how to display Apple naman po. Ipapakita namin sa inyo o ituturo namin sa inyo kung paano kami mag-display ng Apple dito po sa aming fruit stand. Okay guys, before I start, please, sa lahat po ng subscriber ng aking YouTube channel, allow me first to say thank you so much for all subscribing me, okay? And thank you so much po sa lahat ng nag-scan o nag-view ng mga na-upload ko pong videos. Kahit hindi po kayo subscriber, at least nag-view po kayo, nanood po kayo ng aking mga ina-upload na video. Thank you so much po, at sana po mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ko. Don't forget po to like, share, and comment po kayo based po sa nakikita ninyo about po sa vlog na ina-upload ko. Okay guys, start na po tayo guys. First thing to do is, siyempre, lilinisin po muna natin yung pagdidisplayhan po. Setup guys ng Misa na gagamitin natin para displayhan natin ng malalaking apple. Malalaking apple po ang didisplay ko ngayon. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6 box ng apple. Okay. Ang size po ng apple natin guys is size 32. Okay, ibig sabihin pag 32 ang size ng apple. Ang laman po inside is big size of apple guys. Okay. Although ang kasya nito sa isang misa, sa misa na to, ang kasya nito is 10 boxes po. Kaso lang, ang natitira kong stock is 6 na lang. Kaya ito na lang yung ating i-display. Okay, proceed po tayo guys. Papakita ko sa inyo kung paano namin i-display ang apple dito sa aming fruit stand. Okay guys, bago ako magsimula mag-display ng apple, papakita ko sa inyo. Tadaan! Ito po yung apple na didisplay natin. Big size po yung apple natin guys. Yan. Lagot natin magawa yung magandang display ng apple. Inside sa box na to, mayroon siyang tinatawag na tray. Yan po. Itong tray na to, ito po yung aming gagamitin para isalansan po yung mansanas or apple dito guys. Para makita nyo po yung pagka-organize niya po. Hindi naman sa, kasi same size lang naman po. Isang size lang po, size 32. Ito po yung gagamitin natin, pinaka sa pinya po. Dahil may mga butas-butas po sa dyan, makakagawa po tayo, makaka-form po tayo ng magandang arrangement ng take a look guys. Start tayo. Ng isang sapin, kailangan natin i-pattern siya guys. Yan. The next one. Kailangan gagantuhin natin guys. Haalisin natin siya, tapos ibabalik natin. Pero,
tutupi natin siya ganun para makita yung ganda ng apple natin. Ito po yung way ng pagdi-display namin. Sundan niyo lang po guys yung ano, yung pinaka butas, ano ba tawag diyan? Parang basta yung tray ng apple. Pagkatapos po nun guys, ito naman ang gagamitin nyo pang second. Basta ito lang po talaga ang gagamitin nyo pag nag-display kayo ng depende po yung sa size. Ano po yung tray niya, yun po ang ilalagay nyo. Then yun po yung match ng laki niya sa butas dito. Kaya swak po siya guys. Napakita ko sa inyo mamaya yung finished product natin. Kung paano namin sasalansan. Para maganda tingnan guys. Kasi yung mga customer, mas gusto nilang mamili pag maganda yung display. Mas gusto nilang magtalkal. Yung sisirain bagay display. Charot. Hindi, namimili talaga sila guys. Pag maganda yung display mo, naakit sila. So yun guys, yan na pong nagagawa natin. Mga tatlong box na po yan yung na-display ko. Gaya ng sinabi ko kanina guys, kailangan ito isampung box. Ito po yung kailangan ng isang mesa sampung box na size 32 na apple. Try po natin. Okay, tuloy po natin guys yung pagdi-display. Tutuloy lang natin. Mayroon pa tayo natitirang tatlong box. Okay, mamaya ko ipakita sa inyo guys yung finished touch na po nito. Okay, pag napuno na po yung isang ganito, dudugsong nyo lang po. Make it sure lang po na pag dinugsong nyo siya is yung tamang space lang po. Para wala siyang ano, walang butas. Ibig sabihin, sunod-sunod po siya. Ay nako, daming customer. So yun guys, madali lang itong tinuturo ko sa inyo. Patong-patong lang ito guys. Pero before nyo magawa to,
Kailangan nyo talaga yung ano, yung tray nito. Saka syempre, katulad ng rambutan, yung apple, kailangan nasa harap talaga yung makikinis, palat, saka yung mapupula. Yun po kasi nahanap ng customer, yung makinis at mapulang balat ng apple. Kasi, lagi nilang iniisip. Iniisip na pag mapula yung apple, ibig sabihin matamis daw po yun. Pero, one thing I want to share sa lahat ng customer, sa lahat ng buyers, hindi lahat ng mapulang apple is matamis. Depende po yun sa klase ng apple. Makatatlo pa lang tayo, guys. Eba po to. Tuloy-tuloy ko lang po, bago kayo sa may design. Pwedeng dalawang pattern dito, guys. Gagawin ko na lang dalawang pattern. Kailangan guys, pag nag-display ng apple, kailangan mayroon po siyang shape na tinatawag. Hindi lang basta display. Mayroon siyang shape tinatawag. Pakita ko sa inyo mamaya. Na guys, hindi siya masyadong puno dahil yun nga sabi ko kanina, kailangan ko ng 10 box para punuin ang pagdi-display ng apple na malalaki. So yun guys, pwede nyo na makita yung final touch. Ganun po kadali, ganun lang po ka easy mag-display ng apple dahil ginamitan natin siya ng ganitong tray. Yan, base po sa size niya yun pong gagamitin natin, kaya nakaka-form po tayo ng ganas. Oh. Comment na guys kung maganda bang gawa ko or hindi.